Ang araw mga ka-MP, ang tema ng video na ito ay ipapakita ko sa inyo ngayon ay kung paano ba talaga gumawa ng hagdanan at saan ba ang dapat na lokasyon ito. Alam mo ba mga ka-MP, ng hagdanan ay isa sa pinagtotoonan ng pansin sa paggawa ng bahay. Kapag tayo ay gumagawa ng bahay, ay maaaring isang guni muna natin sa mga professional, sa isang engineer o sa isang architect. Nang sa ganun ay masagurado natin na tama at maayos ang paggawa ng ating tahanan. Ikaw ay nais mo makatipid at medyo gipit sa budget sa paggawa ng bahay, ay inihiling ko sa iyo na tapusin mo ang video na ito. Bigyan kita ngayon ng simpleng idea at dagdag kaalaman sa paggawa ng hagdanan na kung talaga ang tamang lokasyon nito. Hindi man ako isang engineer o architect, ay isishare ko lang sa inyo ang aking experience base sa aking mga naging trabaho dati. Napala ako ng drawing para mas maitindihan ninyo at para maipaliwanag ko rin sa inyo ang paggawa ng hagdanan at ang mga standard na dapat sundin. Nang sa ganon ay hindi kayo mahirapan sa pag-akyat o sa pagbaba ng hagdanan. Ito na nga pala yung drawing na sinasabi ko sa inyo. Ang ginawa kong sukat na example, ang kunyari halimbawa ang sukat ng lupa nyo ay 4 meters by 8 meters. O ayan. Ngayon yung design ng hagdanan, pinakita ko lang sa inyo na ang step niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan, 15 na, pang 16 natin, yung tinatawag na second floor. Ayan, pang 16. Second floor na yon. Dapat yung hagdanan nyo ay laging even number. Ngayon, kita nyo ha, medyo malawak siyang tingnan kasi yung hagdanan niya nasa gilid. Tapos, kung gusto nyo naman maglagay dito ng backdoor dahil kung halimbawa may mga bakuran kayo o kaya mayroon kayo ang bahay nyo ay nasa ano, sa probinsya, pwedeng ganyan. Kaya lang kasi, ito ganito lang yung inano ko, 4 meters by 8. Kalimitan to nasa Metro Manila kasi maliliit lang yung lote ngayon sa Metro Manila. Hindi kagaya sa province, medyo malalaki. Ngayon, kung hindi mo naman kailangan ng backdoor, huwag ka na maglagay ng backdoor. Pwede ka naman maglagay na lang dito ng cabinet. Ayan guys. Ngayon, di ba, syempre, kaya ibig sabihin, dahil tayo maghagdanan, ipapakita ko ang second floor. Ayan guys, nakita nyo, ang second floor niya, open dito. Ito yung tapat ng hagdanan kasi. Ayan. Pwede kang maglagay. Pag ganyan ang hagdanan, ibig sabihin, malawak talaga, yung, kahit nasabihin mong maliit lang yung 4 meters by 8, naiayos natin yung hagdanan. Ayan o, meron ka rito yung room 1. Ayan, may room 2 ka pa. Ngayon, dito, may CR ka kasi ito hallway na eh. Wala ka ng ibang mailalagay dito eh. Ayan, guys. Ganyan, ha. Ayan, mga ka-MP. Kung napapansin nyo, walang CR, di ba? Wala kinakikita. Pero may CR yan. Ang CR talaga nyan, nandito yan, oh. Yung mismong ilalim ng hagdanan ko, dyan ko inilagay yung CR. Kunyari, dyan pagpasok niya, nandyan yung CR. Papakita ko sa inyo, ha. Ngayon, di ba, iniisip nyo siguro, ba't ganun sa ilalim ng hagdanan may CR, ang baba naman nun. Ngayon syempre ginawa ko ng paraan yun para madagdagan. Nakikita nyo to, ito finish floor line. Ngayon naglagay ako ng pababang step 1, 2 para medyo umano yung CR ko, dahil kung iisipin mo kung 1, 2 tapos plus 6 na step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kumbaga bali 10 na yan eh, 10 step na yung ating makukuha. Kasi yung hagdanan, di ba, kung napapansin nyo guys, ito pakyat to. Kumbaga, ito yung pinaka-15. Nandyan yung pinto ko ng CR. Di mataas yan. Kumbaga, pag pumasok ka dyan, dito ka makakarating sa dulo nyan. Nandito yung bowl nya. Mga ka-CR talaga. Kasi ito, guys, ito, nangyari na to sa amin. Kaya alam ko na, kahit subukan nyo sa plano nyo, pwede talaga magkaroon ng CR sa ilalim ng hagdanan. Kasi nga, kahit sa amin eh, yung CR namin, nasa ilalim din ng hagdanan sa mismong bahay namin eh. Wala lang ako picture kasi wala ako ngayon sa sariling bahay namin. Andito ako sa trabaho. Kung halimbawa pala, syempre, dahil binibilang natin yung step, kung ang bahay mo ay 3 meters o 300 cm, i-divide mo yan sa 16. Kasi ang 16 yan, ang lalabas niyan is 18.75 cm. Po, napakaganda ng height niyan. Yan talaga yung magandang height ng hagdanan. Ngayon, kung ayaw mo naman nadadamihan ka sa step, pwede kang magbawas. Kunyari, yung 3 cm mo, gawin mo lang na 260.
260 cm. Yung height ng bahay mo, 260. Pwede yun guys, kasi may mga ginawa na rin akong bahay. 260 lang din yung second floor nila. O, di, magiging 14 na lang yung hagdanan mo. Awa, ganito yan. Ay, kasi medyo, doon sa isang drawing ko, medyo nandito sa gilid. Eh, kung halimbawa kayo gusto nyo, nasa gitna naman yung hagdanan. O, papakita ko naman sa inyo, isa pang example ng ginawa kong bahay. O, kunyari, ayan, may main door din. Tapos, ang hagdanan niya nasa gitna. Pero yung CR niya din, pwede rin din yan sa ilalim. Nandyan sa ilalim yung CR niya. Pagpasok nito, nandyan yung CR. Ngayon, siyempre, dahil naging gitna, yung lababo nilipat na natin. Wala nang lababo rito. Dito na natin nilagay kasi medyo lumit na dito eh. Dahil nandito sa gitna yung hagdanan. No, nilagyan na rin natin ng laundry area. Ngayon, kung ayaw mong mag-backdoor, pwede natin i-direct dyan yung kitchen, yung lababo. Yan, oh. Ngayon, dahil nga nandito na sa gitna yung hagdanan natin, actually na ano yan, yung second floor niya naapektuhan. Papakita ko sa inyo yung second floor. Oh, ito yung second floor. Ganito yan. Sa paglalagay kasi ng hagdanan, karaniwan dyan talaga naapektuhan yung laki ng bahay mo kasi kumakain talaga ng espasyo yan. Tingnan nyo, oh, nasa gitna yung hagdanan. Oh, ito yung pag-akyat niya. Yan. Yung imbis na yung kwarto natin, di ba yung kwarto natin kanina sa isang plano, nandito yung magkatabi. Ngayon, ito, pumunta siya rito, pero maliit na lang yan, halos 2 cm na lang yan, ay 200 cm o 2 meters, kasi yung hagdanan mo, 220. Natira na lang sa kanya kasi sa master bedroom niya, 380. Kasi yan lang yung laki ng lote niya, yan lang din yung ginawa ko. O, di ba, naapektuhan yan. Pero mayroon naman CR siya rito kung may gusto niyang sariling CR. Ito CR to eh. Yan. Ngayon, nilagyan ko rin dito ng sariling CR. Siyempre, para magkahiwalay sila na CR. Guys, take note lang. Bibigyan kayo ng paalala. Alam nyo ba, yung paglaki ng step at paglawak ng espasyo na nawawala sa iyong kabahayan. Kaya kung gusto mo, medyo liitan lang yung step kasi ang pinaka standard talagang step 30 cm, pero kahit naman 28 26 24, okay pa yan kasi yung iba kasing nagte 30 cm na lapad ng hagdanan, ito yung malalaking bahay na talaga, kaya kahit lakihan nila yung lapad ng step nila, eh okay lang kasi malaking bahay nila. Dito naman tayo sa pangalawa. Pagunti ng bilang ng step ay paglawak ng iyong kabahayan. Ngayon, ngunit dapat mong malaman na may standard lang dapat ang taas ng bawat step. O, yan. Guys, gusto mong umano yung step, bawasan mo yung step mo para lumaki yung iyong kabahayan. Ang kaso, ang bawat step ay may height lang. Hindi naman pwede na 30 cm yung height mo. Ang hirap na nun umakyat. Mahirapan kang umakbang. Ito. Ito yung inati ko sa tatlong klase yung height ng step. 14 cm to 17 cm. Yan, medyo ano yan. Maganda yan sa medyo mga bata. Pero sa pagmatanda ka na, pagpababa ka sa hagdanan, para kang tumatakbo niyan kasi maliit yung step mo eh. Ang pinaka okay talaga na height ng step is 18 to 21 cm. Yan, pinaka maganda yan. Kasi ako, marami na akong nagawa hagdanan. Naglalaro lang talaga sa 18 to 21. Ngayon, dahil nga gusto mong medyo umano yung bahay, yung kabahayan mo, magbabawas ka ngayon ng step. Gagawin mo yung height ay 20 to 24. Alam nyo guys, yung 22 to 24, para sa mga kabinataan lang yan. Eh, paano kapag tumanda na tayo, kayo medyo mga, ang edad natin ay mga 50 plus, yung 22 to 24 cm, mahirap na hakbangan yan kasi bumibigat na yung paa natin kasi nagkakaedad na tayo. Ah guys, i-share ko lang sa inyo. Pi, kung nagustuhan mo ang aking video, baka pwede mo nang paki-like, share and subscribe at paki-hit na rin ang notification bell nang ma-update kita sa mga bago kong mga video. Sana'y marami kang natutunan sa aking video. Hanggang sa ulitin, maraming salamat. Ingat!